Bagyang humina bagyong Egay matapos itong magdamag na nanalasa sa Hilagang Luzon. Alamin natin ang iba pang update mula mismo kay GMA resident meteorologist Nathaniel Cruz. Mangtani? Salamat, Pia. Mula nga sa pagiging severe tropical storm, humina at naging tropical storm ang bagyong Egay. Sa ngayon, nakataas pa rin ang signal number 1 sa mga probinsya ng Batanes, Cagayan, kasama ang Calayan at Babuyan Group of Islands, Apayao, Kalinga, Ilocos Norte, Ilocos Sur at Abra. Sa mga nakatira sa coastal areas, maging IM ready sa posibilidad ng storm surge o daluyong. Signal number 1 naman sa Pangasinan, Isabela, Benguet, La Union, Mountain Province at Ipugao. Maging IM ready po sa posibleng pagbaha at pagguho ng lupa. Huling namataan ang sentro ng bagyong Egay, 55 kilometers, dyan sa may west-southwest ng Lawag City, Ilocos Norte. Humina ito ngayon sa 85 kilometers per hour malapit sa gitna at 100 kilometers per hour naman ang bugso nito. Inaasahan nakikilos ito pahilagang kanluran sa bilis na 9 kilometers per hour. At sa forecast track ng PAGASA, posibleng mag-recurve ang bagyo bukas at sa halip ay lalabas ito ng PAR at kikilos ito pahilagang silangan patungo ng Taiwan. Sa Miyerkules pa ng tanghali ito, inaasahan na lalabas ng Philippine Area of Responsibility. Base naman sa wind forecast map ng The Weather Company, papasok na rin sa PAR sa Miyerkules ang tropical storm na may international name na Chanhom. At kung sakali ay tatawagin ito sa local name na Falcon, may chance pang lumakas ito at maging isang super typhoon habang nasa loob ng PAR. At sa Webes, posibleng higupin ito itong bagyong si Egay at magsasalib puwersa sila. At kahit hindi inaasahan na magla-landfall ang bagyong si Chanhom, hahatake naman ito ang hanging habagat at magpapaulan sa malaking bahagi ng bansa simula po yan Miyerkules. Kabilang sa maapektuhan ang Metro Manila at kumpara sa pag-ulan nitong weekend, mas mahihina na ang inaasahang ulan bukas. Maulang bahagi din ang maranasan sa ilang bahagi ng Luzon. Bukas po yan lalong-lalo na sa may Southern Tagalog. Mahihinang ulan naman ang inaasahan sa may Bicol Region. At sa Visayas, katamtamang ulan ang asahan dyan sa may western section. May mahihinang ulan naman sa iba pang bahagi tulad niya sa eastern section. At sa Mindanao, rain shower at thunderstorm naman ang aasahan lalo na pagdating sa hapon. Delikado pa rin pumalaot ang malilit na sakim pandagat sa lahat ng seaboards ng central at southern Luzon at maging sa buong Visayas. Yan ang latest mula sa GMA Weather. Ako po si Nathaniel Cruz. Magplano para sigurado. I am ready. Servisyong totoo ng GMA News.